Showbiz na ibibigay namin sa inyo ngayong araw na ito, no? At ito na, kapatid, ang panglima. Oo, sa matitinding balitang showbiz. Unang-una, ano? Unang-una, kanina pa pala yung unang-una. Panglima na ito for your information. Correct, oo. Ito na po sa panglimang issue natin, ano? Itong nabuntis hindi, na po. Excuse me, pang six. Pang six na ba ito? Oo, pang six. Oo, oh, nga pala kasi mula sa tayo sa 10. Oh, oh. So, pababa tayo. Six, oh, apat. Oh. Correct. Oh, di ba? Ten minus four. Ten minus four. Di, six. Oh, tama. Ang galing mo talaga pagdating sa six. Pagdating, hindi ka Bisaya. Dahil kung Bisaya ka, ibang tawag mo sa six. Oh. Kahit ano kayo kayo ko Bisaya. Pag nagsasalin ako ng Tagalog, kala na Bisaya ako. Ah, ganun ba? Kaya iniiwatan ko, pwede lang sa mag-Ilocano, Ilocano na lang eh. Oo, kasi alam mo mga Bisaya, oh, mga broad-minded yan, oh, eh, di ba? Oh, oh. Kasi ang tawag sa, example, sa face. Oh, oh. Ang tawag na sa face, eh, peace. Oo. Oh, oo, oh, di ba? Ang kapayapaan, peace din. Ang isda, peace din. Oo. Oh. Oh. Tapos pag nagagalit sa'yo, peste. Oo. Oh. Yung yaya ko nung ano, sabi niya, "Ma'am, wala na tayong floor." Oh, wala na floor? Flower. Ah, flower. The floor, wala na floor. Sana sinabi mo, "Oh, patay na si floor, kontemplasyon." Talagang wala na si floor. Ay, ito na tayo, balik tayo sa ating balitang show. Yeah, number six issue. Ito na nga po, itong nabuntis na kasambahay po ni Arnold Schwarzenegger. Ang hirap na mabagitin ang apelido nito, no? Haba-haba. Schwarzenegger. Oo, okay. Schwarzenegger. Nako, hindi Pinay. Hindi Pinay. Ayan, nako. Akala ba talaga nila noon dati, Pinay? Oh, ah, ganun ba? Kasi alam mo naman. Bayna, di ba yung pangalan niya? So parang Pinay kasi. Oo. Okay, number five issue naman po, komedyan ng lalaki. Hindi pa rin siya ligtas sa kanyang kasong estafa. Nako! Grabe naman yan. Ayoko nang nagkakaso-kaso ako eh. Mahirap yung ganun. Estafa. Diba? Oo, saka pera-pera nga lang dyan eh. Pera kasi. Oo! Ay, ito na! Ang ating issue number four. Nako, isang male anchor. Kapatid! Ano? Nagladlad na? Palumpalo na! Isang male anchor, nagladlad na! Nagladlad na rin po ako. Diba? Wala namang masama doon eh. Nagladlad ka, diba? Parang out of a class. Sabi ko yun. Free, diba? Sabi ko, wala namang masama, pero pinagtawanan ko. Hindi, balikan natin yung issue yan. Ay, ito na, ito muna tayo sa number 6. Pero at least ay klaro ng issue. Correct. Ay, ito okay. Na nga po, no? Dahil ito nga pong nabuntis daw. Kasi alam mo, kumarat ang balita kasi, di ba naghiwalay na si Maria? Maria. Nakita ko ni sila in person when I was in LA. Talaga? Kasi nagkaroon ng concert noon yung I Believe I Can Fly. Ano yun? All for One ba yun? All for One ba yun? Oo. Yun ba yun yung ano yun? So, nandun din sila mag-asawa. So, akala ko, nagulat talaga ako nung sinabing naghiwalay na talaga sila. Kasi hindi na kasi ako ano ngayon sa showbiz. Very pretty. Oh. At saka yung si Arthur talagang Talaga? Oo. Oh. Uy, alam mo, iyan sa Arnold, siya ang kauna-unahang naging Mr. Un- ah, hindi siya kauna-unahan. Siya ang pinakabatang naging Mr. World. Yun nga. Oo, naglas naging Mr. Universe. Ayun. Naging Mr. Universe siya, tapos lumaban siya sa Mr. Olympia. Nanalo din siya. Yan. Oo. Pero tinalo hindi, muna siya ni Luke. Hindi siya kataasan. Pero maganda talaga, gwapo, tsaka magtalang makisig. Oo. 5'9". Pero hindi natin talaga, 5'9 yung kapatid. Oh, pero sa ganung klaseng katawan niya talaga, maliit tingnan talaga. Ah, okay. Diba? Ayan. Oo. Pero mga kapatid, hindi talaga, hindi, bakit magtataka ko ba kung siya ay magkaroon ng iba't ibang asawa? Oo nga, hindi naman nakapagtataka yun. Hindi naman nakapagtataka yun eh. Oo. Ang issue dito kung Pinay nga ba yung ano, ayun ang issue. Kaya nga lumabas yung issue na yan na baka Pinay ang kanyang naanakan dahil ang ginamit na word ay kasambahay. Ah, okay. Mga ano. Kasi, I mean,
Mildred Patricia ang kanyang pangalan. Mildred Patricia, Baina. So pag Baina, para bang it sounds like Filipino kasi, di ba? O kaya, maliba lang kung ito ay Mexicana, di ba? Kasi Baina, para bang Mexicano, ano. Pero it's more of a parang Filipino di ba? Parang mga taga-Ilocos something. Akala ko nga Badingi kasi sabi ko, kasi babae na. Babae na pala. Akala ko na. Yeah, pero ang pangalan talaga niya na kanyang tinatawag na Patty. Si Patty. Patricia. Patricia. Si Patricia. So yun. Lumabas na meron silang anak. Ngayon ay 14 anyos yung anak niya. Oo. At napag-alaman ha na noong buntis pala itong si Maria Shriver, ibuntis din itong si ano? Buntis din ito. So, ngayon... Kaya ang di ba, dahil sa kasambahay siya ni Arnold, exactly. Ay, syempre, malalaman ng asawa na buntis din ito sa kasambahay. Tama. Pero noong lumipat na siya, noong pinalayas na siya sa bahay na yon, of course, kailangan niya sabihin niya na, hindi, ito ay galing sa kanyang ex-asawa or whatever, di ba? So, yung pinagtakpan nila. Pero itong nakapagtataka, bakit yung bata ang ginagamit niya ngayon na napangalan ay yung dati, Schwarzenegger yung apelyido. And then later on, bakit niya pinalitan na Shiver. Yan yung anak ni ano, yan yung buso anak nitong si ano, nitong si Arnold kay Maria Shiver. Siguro nagalit siguro siya sa kanyang tatay. Nagalit dahil sa ganung issue o ganun. So pinapalitan niya yung kanyang apelyido. Pero sabi niya ay tell death I love my family till death do us apart. Di ba? Pero itong anak na dun sa ano sa Pinay, ano bang pangalan noon? Ay, hindi. Yung kasambahay. Yung inaakala ng lahat na Pinay. Yes. Ano bang ginamit na pangalan? Wala. Hindi sinasabi. Underage. So, bawal. Kasi 14 years old. Correct. Okay. Understood. Yes. Basta, nasabi po na hindi raw po Pinay. Hindi Pinay. Hindi Pinay. So, what? Kasi si Manay Lolit Solis kasi talagang nagano siya. Gusto kong malaman kung Pinay talaga ito. Ngayon, Manay Lolit, alam mo na hindi Pinay. Ngayon, kung hindi Pinay, so ano ngayon? Hindi kasi alam mo naman tayo mga Pilipino, di ba? Kapag nalalaman natin na, uy, ang isang Hollywood actor nakapanganak. Na isang Pinay. Parang karangalan pa natin. Na nanghihimi stress, di ba? Kahit pangit yung istorya. Correct. Basta Pinay ang involved, correct. Okay lang. Correct. Ay, kapatid, ang mistress pag tinagalog mo. Ay, Diyos ko. Mga kaibigan, kung si Arnold Schwarzenegger, pati ako. Gusto magpakabit. Okay lang sa'yo? Okay lang. Ikaw talaga, lumalabas dito, ha? Andali. Ito na, nakuha natin ating issue number 5. Ito naman kumintsanting lalaki, ay hindi pa nga siya ligtas. Dito po naman sa kasong estafa. Naku, magkano ba ang involved na bani dito? Alam mo, parang ang feeling ko, umabot Millionas siya ng... ba? Hindi naman. Hindi naman pala eh. So magkano, pero magkano? 182,000 pesos. Okay, pero di ba napaka... Di ba noong 2009 pa ito? Correct. So, ibig sabihin, hindi man lang sila gumawa ng agreement na, eto, monthly. Total, di ba bumalik naman siya sa pag-host? Ay, ayaw niya. Ayaw nung may-ari, nakuha na lang ng alas na si Ruya Sakti. Ayaw niya ang mabayaran? Hindi, ayaw niya ng paunti-unti. Ayaw niya paunti. Gusto agad-agad. Oo, kasi nga naman, kapatid, ilang beses nang tumalbog yung cheque. Okay, so once and for all, gusto niya talaga ibigay na cash and that's it para mawala ng issue. Correct. At gusto lamang sabihin nitong si Ruel na siyang may-ari ng mga lahat. Na hindi pa tapos ang kaso. Kasi parang pinalalabas na okay niya. Na-settle na. Pero hindi naman pala. Yes, kasi nakabalik na nga naman siya sa Itbulaga. So ang sabi niya, hindi pa tapos ang kaso. Dahil meron po silang arraignment sa darating. Sa May 23 pala. May 23. Ayun, magkakaroon po sila dyan sa Quezon City. So iayos po yun. Yes. Ibig sabihin, hindi pa po tapos ang issue. Kasi kasama sinampahan dyan yung kanyang asawang si Annalyn. Tsaka yung kanyang hipag. Sige, ayusin nyo na yan. Ngayon kung ayaw bayaran, ako na lang. Huwag kapatid. Pera, ako na lang. Ibigay sa akin na lang, ibigay yung pera. Ayaw kahit ng paunti-unti. Oo. Tapos ako na lang magbigay ng buo. Parang ganun. Parang ang bangko. Diba? Ayaw nyo yung konti-konti. Oo, correct.
Alam mo po ako si Rubel. Patuloy niya kahit paunti-unti. Bakit hindi? Pera rin 'yon. Oo. Oh, 'di ba? Para bang nag-aano lang ng bangko para makabayad para matapos na. Correct. Mahirap 'yan. Well, kasi sometimes you have to see the reality din talaga, 'di ba? Correct. Oh. Kasi kapag alam mo pag nagkaso 'yan, syempre magagastos sila, mahigit pa doon. Natural. Diba? Oh, kaysa pa na ibibigay na lang sa lawyer, edi ayusin 'yan. Correct. Ayusin niyo, nakakahiya kasi pera 'yan eh. Just go. Magunos dili ka. High blood ka na naman. Pagdating sa pera naman eh. At ito na tayo sa ating issue number 4. Itong male uncle nga ay naglad-lad na. Ako, medyo excited ka ba dito kung sino to? Alam mo, pwede mag ipangalan na natin? Mamaya okay na, mamaya na. Kasi alam mo, ay, diba? Kapatid, diba? Marami nagtatanong sa akin. At kayo lang maasim siya eh. Bakit? Maasim yung pangalan eh. Akala ko hindi naliligo. Maasim pa lang pangalan, correct ko. Maasim ang pangalan. Ginagamit sa panlaba. So lagyan na lang natin ng asukal para tumamis. Ayan. Anyway, ito na nga kasi may mga nag-text sa akin. Ano, sino ba yan attorney? Iyan ba si Noli Di Castro? Si Ted Pailon ba yan? Ito pang the worst, si Mike Enriquez ba yan? Oo, pero ito pala ay sa Banyaga. Sa ibang bansa po ito. Oo, anchorman pala sa Banyaga. Correct. Banyaga pala. Siya ay anchorman ng CNN. Wala iba kundi si Don Lemon! Yon! Okay. Si Don Lemon. Pero alam nyo, sa kanyang pangalan na nga, talagang maasim yung kanyang pinagdaanan, di ba? Kasi ang isang tao ko minsan na talagang nagtatago sa dilim, talagang correct, napakaasim talaga ng ng buhay mo. Pero ngayon po, sinabi niya yun. Yeah. Mm-hmm. Pero at the end, mm-hmm, at least, mm-hmm, nagladlad na po sa pamamagitan pa ng kanyang, mm-hmm, libro. Correct. Diba? Sinulat niya sa kanyang libro. Pero ang galing galing. Pero kapatid, wala namang issue yun doon sa Amerika. Hindi, malaking issue kasi pagdating sa States. Kasi ang mga dito, okay lang na magdamit pambabae, mm-hmm, kaya magladlad. Doon kasi, talagang kailangan pinapakita pa rin talaga nila na lalaki. Kasi ang mga tao kasi, pagdating sa mga ganong action na katulong dito, hindi pwede. Kahit pupunta ka isang, let's say, sa isang gay bar, wala kang makitang akala mo puro lalaki talaga doon. Pero matmaya, iba pala. Ay doon, marami, lagi daw nakikita sa gay bar doon sa Amerika, yung isang sikat na sikat na actor nandito sa Pilipinas. Lahat na po yan, napuntahan ko na. Pero curiosity nga lang, para please makita ko naman kung ano talaga, diba? Kasi freedom yan eh. Yes! Diba? Correct. Ayan. So yan po ang ating tatlo, naibigay namin sa inyo ang tatlong matitinding mga balitang showbiz ngayong araw na ito, Ayan. At mamaya sa pagbabalik natin, kapatid, Meron pa. At tatlo pa, tatlo pa mamaya. Hindi lang tatlo ito kasi meron ka pang dalawa. Oo nga pala. Magiging girl pala mamaya. Meron po ang dalawa. Mm-hmm. Ang nangyari sa kanya habang papunta siya dito. At ang nangyari kung bakit ako nag-walk out sa isang pagiging grade 11 sa SM Mega Mall. Ayan! Alamin natin yan maya-maya lamang Dito po naman sa aming programang ST Showbiz Chismis!